sa ating pananampalataya. Welcome po sa ating gawain, ito sa Adonai Carmel Assembly, na kung saan ibigyan po nating pigil ang ating sarili sa ating pananampalatayang buhay, sa ating buhay spiritual sa matulog for the best. Ano ang una? Napakasimple lang po. Ano tatlong M for the best? At ano tatlong best para ma-achieve natin yung ating perfect na pananampalataya? Una, meron tayong tinatawag na best motivation. Ayan. Kapag meron tayong best motivation sa ating pananampalataya, makikita natin kung gaano natin ma-appreciate yung mga bagay na pinagkaroon sa ating abang. Okay? Best motivation, it is important that we develop the right motivation that can help you or can help us to accomplish great tasks with excellence. Hindi man tayo magagawa ng pinaka-perfect na gagawin natin para mayaman, but we are trying to do our best. For showing the best that can be very difficult. Tama? Napakahirap po maging the best. Napakahirap po maging the best. That's a very difficult. Kadalasan ng tao nagiging average lang. Hindi po talaga nagiging perfect. Sino ba sa atin nagiging perfect? Wala. Kahit mga mayayaman pa na tao, hindi magiging perfect. Kadalasan lang po average. Dito sa patasan, meron po ako sa mga alam na big, well, person. Pero i-re-repeat kasi bawat sa atin ang buyo. Yan. So, yun. So, sa ating pananampalataya, ang patunay nito, kailangan natin i-honor si Aba Yahuwah para maging the best tayo at mag-motivate natin ang talagaan ng ating pananampalataya para maging perfect the best tayo kay Aba. Honor Aba Yahuwah in everything. Okay? Honor Aba Yahuwah in everything. So, yeah. So kailangan i-honor natin si Aba Yahuwah sa ating buhay. Kasi kapag natin i-honor siya, hindi natin mag-fulfill yung the best na ginagawa natin sa ating pananampalataya. Kasi hindi natin ino-honor si Aba Yahuwah sa ating buhay. Okay? Parang pili natin tayo lang yung masusunod sa ating sarili. But mayroon tayong dapat alalahanin si Aba Yahuwah lang po dapat yun. We are trying to do our best, which is Aba Yahuwah is in our heart, in our mind, in our soul, in our body. Kasi kasama natin at siya po ang nagbigay nito na talento kung ano meron tayo. So, tingnan natin sa unang Korinto, chapter 10, verse 31. Sa unang Korinto. Tulungan niyo po ako mag-uglat dahil may isa nawawala po dito sa ating Bible. Unang Korinto. Nandiyan po ba tayo? Ayan. Unang Korinto, chapter 10, verse 31. Ang sabi po dito, ayan, nandiyan po tayo. So, nakakita na, pakibasa naman po. 1 Corinthians, chapter 10, verse 31. Ayan, tama. Dito sa aking verse, sa aking magandang balita, kaya na kung kayo'y kumakain o umiinom kung ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos o ng Elohim o ni Aba Yahuwah. So ayan, kung ano man ang ginagawa natin, kumakain ka man o ano man yun, umiinom ka man, ito ay para sa ikararangal ni Aba Yahuwah. So diba? So kailangan lang natin ma-motivate, diba? So, very important na ma-develop yung right motivation sa ating buhay to be excellent, to be the best. Kasi diba? So, pinararangal natin ito kay Aba, for showing the best can be very difficult. Mahirap man makampanan, pero we are trying our best. Kasi ito po yung dapat natin maranasan. Hindi naman tayo perfecto agad-agad. Kailan natin ito i-try para nag-i-exam, diba? Okay, so yan. Pangalawa, do everything for the glory of our Aba Yahuwah. Kanina, sa paggawa natin ng motivation, makakasumit ang ating pananampalataya na gusto natin maging the best tayo. Pangalawa, do everything for the glory of Aba Yahuwah. Ginagawa natin ito para sa kalooban.
glory of our Abba Yahuwah. Okay, so yun po yung ating una, best motivation. So kailangan ma-motivate tayo sa ating pananampalataya para maging best tayo sa ating pananampalataya. Okay po? Una, huwag kalimutan sa best motivation para sa paglolongwis natin, honor Abba Yahuwah in everything. Pangalawa, do everything for the glory of our Abba Yahuwah. Ayan. So yan, may mga quote na tayo sa Bible, ha? Huwag natin ito uloading yan. Okay, so yan. Pangalawa, pangalawa na M at pangalawa na best. Una pa lang tayo, tatlo lang naman ito, di ba? Gumaisin lang po tayo. Pero ito ay punong-puno ng aral kung natin itong titignan. Ayan. So, dahil sa tayo ay nagsisikap sa ating pananampalataya na maging the best tayo, everything na ating ginagawa, we are trying ourselves. Ang pangalawa na para maging the best tayo sa ating pananampalataya na ang best motivation, ngayon naman mga kapatid, pangalawa, best model. Ayan, may hindi ko mag-model eh. Kahit saan. Best model. So, best model, we are committing to do the best to show by the Messiah. Sino ang laging the best model dito sa ating buhay? Maalala niyo ba? Hindi lang mga artista. Pinakauna siyempre, si Yahushua. Diba? Siya nagtaming the best model, guys. O mga kapatid, his life was a mark by obedience. Paano silang pagkita ng pagiging model si Yahushua? By obedience. Amen. Say amen. Yan. So, sa pamamagitan ng pagiging masunodin niya sa kanyang ama, si Abba Yahuwah, nagpakita siya ng pagiging best model. Naging best model si Abba Yahushua. Ito ay sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kanyang ama. Sa buhay niya, siya ay naging masunodin sa kanyang ama. Okay? So, paano siya naging the best? Ang ating Isaya ay the best talaga siya masunodin. Pangalawa, ito ang dapat natin pangatandaan, mga kapatid. Dapat natin ito makamubi ng tao at pinasunusunod kay Yahushua. The second attitude na dapat natin makamubi ng tao at pinasunusunod kay Yahushua, humanity. Yan. Kanina, ano yung una sa pagiging best natin ni Yahushua? Obedience. Pangalawa, sinabi lang po natin dapat nakakalimutan at hindi po mahirap alalahanin, humanity. Kapag mayroon kay humanity, you are the best man here. Amen. Amen. So, ito yung pamamataan. Example of the best in all about. Yan po yung halimbawa na para makita natin as a good example as what the best is all about. Amen. Paano tayo maging the best? Kaya pa. Kasi kung sa sarili natin, hindi tayo maging the best. Sa tingin ng iba, hindi tayo maging the best. Pero sa tingin ni Abba Yahuwah, we're never. Hindi tayo pwede maging the best. Hanggang hindi tayo nakaka-achieve sa kagaya ng ginawa ni Yahushua. Diba? He died for us. Diba? Namatay siya para sa atin. Naging masunurin siya sa obedience. Through humanity. So yun po yung dahilan na mga kapatid naging the best si Yahushua para kay Abba Yahuwah. His father. Yun. So, mayroon tayong obedience and humanity. Hindi tayo mapagmataas. So that is the best example of what the best is all about. Tinuhulit ko. What the best is all about. The essence of obedience and the essence of humanity. Diba? Ako minsan, mapriding ako. Lami ko yan. Lahat na tayo eh. Pero unti-unti ko na-realize na yung 37 years old na po ako, nagiging dulot po ito pala ng stress sa aming pag-aaral sa simpleng mga research-research lang. Kung hindi ako naging vlogger, di ba ako naging researcher. Pero researcher talaga ako sa statistician, di ba? Para hindi ako mag-motivate, mag-isip, or justify, magpagay-bagay lang naman para sa sarili ko. At ngayon, ina-apply ko dahan-dahan, guys, kasi hindi naman tayo ganun katalino na ma-apply agad natin. Lahat tayo nagkulang, lahat tayo magkamali, lahat tayo maging imperfect. Pero pwede tayo maging perfect sa mata, sa paningin ni Abba Yahuwah, in His time.
We are going last, we are tying down ang kapatid. Ayan. So, yun nga. Paano ginonyo si Yahushua? Dahil sa siya naging obedience, magkaroon ng obedience, ng humility, at syempre si Yahushua as a good model, excellence, because of love and commitment. Napaka-perfect niya pa yun. Through his son, Yahushua. Napaka-perfect niya, Yahushua, di ba? Dahil sila ay best talaga kaya Abayahuwa si Yahushua, siya ay mayroon pagtungkol sa obedience and humanity, meron pa siyang love, meron pa siyang commitment. Si tayo mga kapatid, kaya ba namin? Simple lang mga kumisipin. Love and commitment, he died for us. Ano ang commitment sa atin ni Yahushua? Ano ang pag-ibig natin ni Yahushua? Isa lang dahilan. Love and commitment, he died for us. Amen. Diba napakasimple? He is a model. He is the best sa kanyang ama. Paano siya naging the best? Paano siya naging model? Naging mas matuloy siya? Diba po? Nagkaroon siya ng humanity? Kahit anong ginawa sa kanya, hindi siya tumanti, never, wala siyang action. Nakita talaga natin ang kanyang humbleness and humanity. Dahil sa kanyang pag-ibig, pure love, at sa pure commitment. Kasi namatay siya para sa atin. Yun po yung the best model na pinasabi mayroong kaganapan sa buhay. Diba? Okay, pangalawa, next, aside from si Lisa, love and commitment sa kanyang pagiging best model. Okay, si Yahushua model for pleasing one star. Kinumpinto niya po, hindi ka na delikado. Okay, so tingnan natin sa John 17:34. Tingnan natin sa verse sa John. Okay, sa John 17:4. Ito po, sila po lang nakikita. Sa John 17:4, si Yahushua naging model at completing one stars. John 17:4. Di ba ito yung niniwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa niya, pinagawa ko mo sa lupa. So, inahayag ko rito sa lupa ang karangalan. So, yun po yung gusto natin matamo, guys. Kagaya kay Yahushua, siya naging masunurin, okay? Naging obedient at nagkaroon siya ng more humility and humbleness sa kanyang ama dahil sa karangalan yun. So, tayo rin as a follower of Yahushua para maging kalahati tayo na may panamatalagayan ka ng kay Yahushua, kay Abba Yahuwa, ito rin po dapat ang ating gawin. Ihayag mo natin dito sa lupa para nito sa mundong ibabaw ang karangalan. Dahil ito ay natapos na ng ginawa ni Yahushua. Yan, ginawa po ito ni Yahushua para sa atin o para sa kanyang ama. So tayo din mga kapatid, di po ba? Yan, so yun po yung pagpapakita ni Yahushua ng modeling. Okay, pagpapakita ng modeling to complete one task na binigay sa kanya ng kanyang ama para maging the best po siya sa kanyang ama. So tayo din, para maging the best tayo sa ating pananampalataya, pakita natin yung kay Yahushua sa ating kapwa. Sabi nga, kasi wala naman ang makakatingin sa atin kundi yung ating kapwa. Okay, how to do the best to our to other people. So paano natin ito may papakita? Okay, so yun po yung una. Ano yung una kanina na R? For the best? Motivation. Pangalawa? Model. Maging model tayo. At ang pangatlo? Yan. Pangatlo, best method. Ano ba sa Tagalog ang method? Pamamaraan. Yan. So, best method ng pangatlong M sa buhay ng pananampalataya na makikita the best tayo kay Yahushua. To be the best, the best method. It is a possible that one can pursue that or what is best without hurting others. Yan, sa pinundo. Pag natamaan tayo sa goal, best method, mayroon tayong sariling pamamaraan na dapat ang pamamaraan ito ay konektado kay Yahushua sa kanyang humility and humbleness. It is possible that one can pursue what is best without hurting others. Isang minin natin ang mga mga kagaya ko. Nakaka-hurting ako ng iba. Kapag-hurting ako.
di ba? Parang neutral balance po, di ba? Okay, so yun, getting to the top is possible without stepping on someone else's foot. Ayan. Ito ang pinakadabes talaga. Nung wala tayong nakapagang paa. Diba? Diba? Best method yun. Kailangan kita yung nakaapag na sa iba. That you can be the best without sliding or hurting anyone. Ito yung pinakadabes. Sa pananampalataya na gusto natin maging the best tayo sa aming pananampalataya, dapat ma-realize natin. Kagaya ko, sa buhay ko talaga, unti-unti ko yung inilinit. Hanggang maaari ayaw ko masakit ng iba. Hanggang maaari ayaw ko na nagiging ano ako. Kasi ang hirap. Naglilit ko tayo sa pananampalataya na mayroon tayo. Okay, mas gusto ko alone. Kasi sa pagiging alone ko, ang dami kong nare-realize sa sarili ko. At pwede ka mag-motivate. Pwede ka maging model kay Aba, ikaw na. Pwede ka rin maging magkaroon ng tamang isip sa pamamaraan. What method ng pananampalataya ang aking ginagamit sa aking kapwa? You gonna be the best without sliding or hurting anyone. Kaya magpapiliin ko mag-isa para wala akong masaktan. Pagpupiliin ko maging alone, para wala akong masaktan. Diba? Pero tingin naman lang iba sa akin, napaki-selfish ko daw. No, nga. Hindi nyo alam, kaya ba, hindi ko selfish yun. Kasi gusto ko mag-ilay sa kanya. Kasi minsan, sa mga nakakasalungo natin, hindi natin talaga maiwasan, even sa work. Ako sa tagal ko na rin naman po dito, naku lang kung karanasan dyan sa mga ganyan-ganyan. Argument, okay, mga salitang, alam mo na, na? Okay, well, ayaw ko magsalita yung public kasi magiging public siya. Okay, but hurting in one instant, ayaw mo kong mangyari. Pero kapag nangyari yan sa akin, iba ang hirap. Human lang tayo, mangyay lang tayo, hindi agad-agad natin nawawala. Iba pa naman tayo. Diba? So yun. So, sabi sa Philippians chapter 2, ayan, tingnan natin sa Philippians chapter 2, verse 3 to 5. Ano po ang sabi? Ayan, so, concordance lang po dyan sa Philippians chapter 2, verse 3 to 5. Ayan, chapter 2, nandang chapter 2, verse 3 to 5. Okay, ito na kayo. May mga balik verse pa dyan. Okay, ano sabi? Maging best method. So, ano sabi dyan? Sa Philippos. So, Philippians chapter 2, verse 3 to 5. Huwag kayong gumawa ng kaman dahil sa ayan. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang inyong sarili, naway magkaroon kayo ng paisipan tulad ng kay Yahushua. Yes! Hindi po ba napakalinaw po sa Philippos chapter 2 verse 3 to 5? Napakalinaw po. Ano po sabi? Ulitin ko po, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyan. Maging popular. Maging famous. Kailangan ko ng vlog para magigilan lang. Diba? Diba paraan ka na? Pagkos, mapagsakot pa ba kayo at kumakipalagay na kayo'y mabuti kayo sa iba. Kasi ito talaga ang hindi natin magawin. Ako din na, pero walang pagkakas. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba. Kung saan nagagawa? Hindi lang ang kanyang sarili.
Pagpakababa kayo ang ulat ng isang Diyos. Ibali na kayo ang ulat na Elosin, napakahirap natin gampanan. Tama ba kayo, Cesar? Elosin. So, alam mo, mas madali sa English talaga pala ang share kasi sa Tagalog. Natanto ko lang. Okay, so consider others better than yourself. Ayan. Ito po yung mga nilalaman dyan sa Philippians chapter 2 verse 3 to 5. Okay, so gawin mo sa atin. Each of us should look not only to our own interests, but also to the interest of others. Diba? Napakalino mo. And also our attitude should be the same as that Yahushua. Sa best pananampalataya or sa best na mayroon tayong faith, diba? Gusto namin maging the best tayo kay Ama. Ito lang po simple na hinahingi sa atin as a requirement. Diba? Sa Philippians chapter 2 verse 5. Our attitude should be the same. Like Yahushua. Maging kagaling lang tayo kay Yahushua. Magiging perfect, magiging the best ka na sa pananampalataya. Pero isa sa atin, siguro ito wala. Sino ang amin na kagaya na tayo kay Yahushua? Payong umano. Wala. Diba? Doon tayo hindi the best. Wala pa tayo doon. Mayroon lang tayo pananampalataya, pero wala pa tayong the best in faith. So gusto ba natin maging the best? I-motivate natin. Pangalawa, kumikoni lang tayo sa aming sarili. Sa kalungan ni Abay Awa, kung ano yung ginawa niya, ganun din ang gawin natin. Pangatlo, maging best method tayo. Anong method? Anong pamamaraan para ng palataya, paniniwala, or mga principles, ano yung pinakawakan natin? Yun lang, very simple, okay? Turo na ang pinakamahalaga dyan, yung action natin, yung ating pag-ugali, diba? Obedience and humility. Ayan, ang sumabi mo naman. Si sa school, di ba? Gusto natin mag-invest in math, in English. Ito formulating, ginawa kong formula sa mathematical analysis bilang math teacher. Ayan, tutunan lang yung math ngayon. Ginawa ko lang siya, simple analogy. So, ang best, meron siyang belief that you can do all things through Yahushua who gives us strength. So, B stands for belief that you can do all things through Yahushua. And oh, my soul so weary.